Now I'll go. Aww. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video, sasagutin ko lang po yung karamihan at tanong po dun sa YouTube account ko about po dun sa 72 units. Karamihan po na tanong dun, pwede ba akong makapag Canada kung meron akong 72 units? Or pwede ba akong makapag Canada kung wala akong 72 units? Okay, ito guys, yung 72 units ay kailangan nyo po yan para ho makapagpa-assess kayo ng educational credential assessment nyo sa mga institution dito sa Canada. Kasi po may mga institution po na pwede pong mag-assess ng inyong college degree. Kasi kung kayo po ay mag-apply as caregiver at caregiver pathway po ang pipiliin nyo, ay kailangan nyo pong magkaroon ng 72 units. Okay, ang 72 units yan, ipapa-assess nyo po. Ito po yung mga institusyon, ICES, ICAS, ICAS or IQAS, dalawa po sila, saka West. Okay, apat po yung na-mention ko na mga institusyon na pwede yung mag-assess ng inyong 72 units. Kung kayo po ay walang 72 units, pwede naman po kayong makarating ng Canada. Yun nga lang, hindi po kayo makapag-apply ng permanent residence kung wala po kayong college degree. Kailangan po yung 72 units para ho makakuha kayo ng evaluation ng inyong educational credential assessment sa mga institution dito sa Canada. Yan po ay major requirements para ho makapag-apply kayo ng permanent residence. Para naman po sa mga caregiver pathway na pipiliin nila, unang-una guys, bago kayo mag-apply dito papuntang Canada, kailangan nyo po munang asikasuhin yung mga requirements, mga major requirements ng mga caregiver. Una, kailangan nyo ho ng ECA. Ito yung ECA, yung Educational Credential Assessment, ay kailangan po dapat meron kayong 72 units. Okay, kung wala po kayong 72 units, ay hindi po kayo makapag-apply as caregiver kasi yan po ay pinaka-importante na meron kayong 72 units para ho makakuha kayo ng ECA. Iyan po ay kailangan po sa caregiver pathway. Bali, tatlo po yung major requirements ng mga caregiver kung papasok po sila dito sa Canada. Una, ECA, Educational Credential Assessment. Number 2, Language Exam. Kailangan meron kayong IELTS or meron kayong self-hip. Yan po yung second major requirement ng mga caregiver kung gustong pumasok dito sa Canada. Third, syempre yung inyong mga experience. Okay? Marami ho kasi nagtatanong kung makakapasok ba ako ng Canada kahit wala po akong 72 units. Pwede naman ho kayo makarating ng Canada kahit wala kayong 72 units. Pwede kayong mag-housekeeping, mag-cleaner, maging cleaner. Pero kung magiging caregiver pathway kayo, yun ang pipiliin nyo. Bago kayo mabigyan ng permit ng IRCC, kailangan nyo ho mag-provide ng ECA, IELTS, saka mga job experience nyo. Ito yung mga babanggitin ko, ito yung mga institusyon na nag-a-assess ng mga credential nyo. Una, ICES or International Credential Evaluation Services. Okay, dito po ako nagpa-assess ng credential ko kasi po ako ay meron po akong more than 72 units at meron po akong hawak na certificate or diploma. At saka kailangan din po dito ng transcript of record or TOR. Kung wala po kayong hawak niyan, certificate or diploma at saka TOR, ay hindi po kayo pwede mag-apply ng ICES. Kasi po mahigpit sila dito, kailangan nyo pong i-scan yung documents na nabanggit ko para ho mag-proceed yung application nyo sa ICES. Yan po yung kailangan nila, scan copy ng inyong credential sa ICES. Second institution po, WES, W-E-S, World Education Services. Ito po yung WES na to, ay kung kayo po ay mga naka 4 years course, may mga masteral course kayo, naka 3 years course kayo, kahit hindi po or kahit mga undergraduate kayo, pwede po kayo magpa-assess dito sa WES. Itong WES na to ay mabilis po magbigay sila ng evaluation. Karamihan mga yung nabasa ko dati, 1 month lang meron na silang result. Meron ng result yung kanilang evaluation. So mabilis itong WES na to. Yun nga lang, kailangan po mataas po yung mga pinag-aralan nyo para ho makapasok kayo dito sa WES. May mga nag-attempt din na mga 2 years course dito sa WES. Karamihan po sa kanila ay mga na-refuse. Kung kayo po ay naka 2 years course lang at may mga exact 72 units, ay try nyo na lang po magpa-assess kayo sa ICES. Kung kayo po ay merong hard copy ng inyong credential like
yung certificate or diploma at saka TR. Mag-ICAS na lang po kayo, guys. Tapos yung pangatlo ay ICAS, ICAS, International Credential Assessment Service. Yan po yung ICAS. Okay, ulitin ko, ICAS, International Credential Assessment Services. Okay, sila po yung nag-assess din po ng credential. So, meron na po ako nabanggit na 3 institution na nag-assess ng mga credential. Yung fourth po, yung ICAS or IQAS, International Qualification Assessment Services. Sila po ay located sa Alberta po. Okay, ito pong ICAS na to ay located po sa Alberta. Tapos yung ICAS naman po ay located po sa British Columbia. Okay, yan po ang mga institusyon, guys, na nabanggit ko na pwede kayo mag-assess ng more than 72 units. Okay, yung WES, ulitin ko, kailangan 4 years course kayo o naka 3 years course. O kaya meron kayo mga master course. Tapos yung mga 2 years course lang or may mga 72 units, piliin nyo po yung ICAS, ICAS, or ICAS. So, tatlo po sila. Okay, kasi yan po ay napaka-importante para sa mga magiging caregiver dito sa Canada. Lalo na po ngayon ay meron pong bagong bubuksan or bagong pathway para sa mga caregiver na maglalan sila PR na. Once na maglalan sila dito sa Canada ay automatic permanent residence na sila dito sa Canada. Siyempre, bago ho sila makarating dito sa Canada, kailangan ho muna nilang mag-provide ng mga documents like, yan nga, ECA, Educational Credential Assessment, Language Exam, IELTS or CELPIP, at saka third ay yung job experience. So, bago kayo makarating dito sa Canada, ay kailangan nyo pong mag-apply sa immigration, sa IRCC, ng inyong permit. Kung wala po kayong permit, kung wala kayong mga ECA o mga language exam, job experience, ay hindi po kayo mga qualify dito sa program na to. So, kung ako sa inyo, guys, kung nagbabala kayo mag-caregiver at may mga experience naman kayo around the world, sa Pilipinas o sa labas ng bansa, ay mag-gather na po kayo ng mga documents para ho kapag nag-open tong program na to ay meron po kayong mga ready na po kayo. Hawak nyo na po yung ECA nyo, language exam nyo, job offer. At saka, syempre, dapat mayroon kayong employer. Okay, para ho kayo ay ma-approve ng IRCC. So, talagang ang 72 units ay napaka-importante. Hindi man ngayon, hindi, depende din po sa mga qualification nyo, depende po sa mga skill na papasukin nyo sa Canada. Kung mga low skill kayo, kahit wala po kayong 72 units, ay pwede po kayong makarating ng Canada, pwede po kayong mag-work dito sa Canada. Yun nga lang, kung wala kayong 72 units at hindi kayo makakuha ng ECA, ay hindi po kayo makakapag-apply ng permanent residence nyo. Kasi yan po ang pinaka-importante para ho maging permanent residence kayo dito sa Canada ay meron kayong college degree. Meron kayong 72 units. Okay, based sa experience ko, guys, nag-pass po ako ng aking more than 72 units sa ICAS, sa International Credential Evaluation Services sa British Columbia. Okay, ang ginawa ko ay in-scan lang po yung documents ko bago ako nag-apply po sa ICAS website. Doon po kayo mag-apply, kailangan po ready po yung credit card nyo or debit card. Meron din po mga debit card na hindi po nila ina-accept. Pero mas maganda, kung meron kayong mga friends na may mga credit card, pwede kayong manghiram, tapos babayaran nyo nila ng cash. So, itong ICAS na to, mataas sila magbigay ng evaluation. Yun nga lang, mahigpit po sila sa copy ng inyong mga credential, like yung diploma nyo or certificate, saka yung TOR. Kailangan meron kayong hard copy kasi yun yung niscan nyo. Kasi kung wala kayong hawak nyan, ay hindi po kayo makakapag-apply ng inyong application sa IS para ho makakuha kayo ng ECA. Ano naman to, guys, meron akong ginawang video kung paano mag-apply sa ICES. Meron ako nagawa nito dati kung paano yung mga step by step, ano yung mga gagawin nyo. Kasi itong kapag magpapasis po kayo ng mga credential nyo sa, dito sa Canada ay mga masaselan po ito. Kailangan kapag nagbigay po kayo ng form sa school nyo kung saan kayo nag-aral at mag-request kayo ng inyong college diploma. Kasi dito sa ICAS, kahit ho mayroon kayong hard copy, original copy ng inyong certificate or diploma at saka TOR, ay mag-request pa rin po kayo ng original copy. Tapos yung original copy na yun na nire-request nyo o i-re-request nyo sa school kung saan kayo nag-aral ng college, ay diretso na po yung papunta ng institution kung saan po kayo nag-assess. Tulad ko, sa ICAS ako nag-assess. Nung nag-request yung kapatid ko ng original ng certificate at saka TOR, saka yung meron pa ngayon ni Good Moral Certificate, may binigay din po yung school ko.
Ang ginawa po nung yung kapatid ko na ang kumuha dun sa school, yun nga lang, kapag kukunin nyo na po yung original copy dun sa school, kailangan po meron na po kayong ready na envelope, kasi po ipapasok po nila yun, isa-sealed nila yun, pipirmahan po ng principal, tapos saka po makukuha ng na-authorize nyo na person kung sino yung nag-askas ng credential nyo, tapos didiretso na po nyo yan papadala sa LVC or DHL. Ganun po ka sensitive to. Hindi nyo po pwedeng buksan yun, ni-request nyo na bagong copy sa school nyo, kasi po ibabalik po yan ang inyong institution dito sa Canada. Kailangan ho, hindi nyo na ho yan makita, hindi nyo po yan mabuksan, kailangan ho nakasealed at pirmado po ng principal sa mga school nyo. Ganyan po ka-sensitive ang mga mag-evaluate ng credential nyo dito sa Canada. So yun guys, na-share ko lang sa inyo about yung 72 units. Ulitin ko, kahit wala ko kayong 72 units, ay pwede ko kayo makarating ng Canada. Yun nga lang po, ay hindi po kayo makakapag-apply ng permanent residence kasi kailangan po may 72 units kayo para ho makapag-apply kayo ng ECA o makakuha kayo ng ECA dito sa Canada. Kasi yan po ay requirement para ho maging PR. Sa mga caregiver pathway naman, kung meron kayong 72 units, yan po ay isa po sa requirements para ho maka-apply kayo ng ECA nyo. Tapos yung ECA na yon, yan po ang isang requirements or major requirements ng IRCC para ho ma-qualify kayo at mabigyan kayo ng permit dito sa Canada at makapag-work kayo as caregiver dito sa Canada. Napaka-importante po na meron ho kayong 72 units or more than 72 units para maging qualified kayo as caregiver, makapag-work kayo dito sa Canada. Yun guys, na-share ko sa inyo yung mga nalalaman ko at sana nasagot ko yung madalas na tinatanong dun sa mga video ko. Okay, so mga kakapa ko caregiver dyan na nagbabalak na makapag-work dito sa Canada, umpisa nyo na po muna mag-assist ng inyong credential para ho may hawak na kayong copy ng ECA nyo para kapag nabukas po yung bagong program para sa mga caregiver ngayong fall season or early 2025, ay meron na po kayong copy ng ECA nyo. Meron na rin kayong language exam nyo, meron na rin kayong job offer, at meron na rin po kayong mga job experience para ho ma-qualified kayo ng immigration at makarating po kayo dito sa Canada as caregiver. Okay, so napaka-importante po yung 72 unit. Ulitin ko po, yung mga nag-aral na mga caregiving course at wala pong 72 units at hindi po nakapag-college, ay hindi po yan re-recognize ng institution dito sa Canada kung kayo po ay nagbabalak mag-pass ng caregiving course nyo kung kayo po ay walang college degree. So, huwag nyo na pong itry na ipa-assess kaya sa mga institusyon dito sa Canada yung caregiving course nyo, kasi po hindi po yan i-accept. Ang i-accept lang po yung mga sa college na nakakuha ng 72 units. Marami naman pong ways para ho makarating kayo dito sa Canada na maging stepping stone nyo lang. Tapos kung kayo po ay stable na dito sa Canada at wala kayong mga 72 units, ay pwede naman po kayong mag-aral dito sa Canada. So, ganun lang guys. Step by step, huwag kayong mawala ng pag-asa na hindi ako nakakapag-aral ng college, hindi na ako makakarating ng Canada. Huwag po kayong ganyan. Marami pong ways. Hanap kayo ng mga work na pwede sa inyo. Saka kapag nandito na kayo, pwede naman kayo mag-aral eh. Mag-aral kayo ng college dito para ho madagdagan yung makakuha kayo ng 72 units at makapag-apply kayo ng permanent residence. So, huwag kayong mawala ng pag-asa. Fight lang, kasi marami namang pong paraan at magagawa naman ang paraan niya kapag nandito na ho kayo sa Canada. Siyempre kung mayroon na kayo income, pwede na kayo mag-aral dito, masustentuhan nyo na yung sarili nyo, makapag-aral. So, importante, karating ho kayo dito sa Canada kung kayo po ay wala mga 72 units. Yung mga kapwa caregiver naman na may mga 72 units, ay start na po kayo mag-assess ng mga credential nyo para ho makakuha na kayo ng ECA. Okay, so yun lang guys, na-share ko lang sa inyo about doon sa 72 units, kung gaano siya ka-importante at kung paano nyo siya gagamitin. Okay, para ho makakuha kayo ng ECA at maging mabigyan kayo ng visa ng immigration dito sa Canada. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye. God bless us all.